Di ka pa rin ba makamove on sa mga naudlot mong travel goals because of the unexpected happenings this 2020? Brace yourself, buddies, and get ready dahil we will go on a virtual dive sa world's premier diving destination and UNESCO World Heritage Site, ang Tubbataha Reefs. Tubbataha Reefs. Isa sa mga ipinagmamalaking diving destinations ng Pilipinas. Tanyag sa buong mundo. Isang marine sanctuary sa gitna ng karagatan ng Sulu. Kilala ang Tubbataha Reefs Natural Park dahil sa yaman ng ilalim ng karagatan nito. Pero bago natin sisirin virtually ang underwater paradise ng lugar, mag-sightseeing muna tayo, buddies, and let's enjoy the beauty of Tubbataha from above. Ibabaw pa lang ay napawaw na tayo sa ganda ng Tubbataha. At mas naging enchanting pa ang destination na ito dahil sa mga nakita nating nesting seabirds. Well, let us appreciate seabirds more sa wonders of creation. We have 6 seabird species that breed there, but we have already recorded over 100. Yung mga iba na dadaan lang, mga ganoon. Pero yung nakatira doon talaga 6. We have 2 boobies, the brown and the red-footed booby. Meron tayong pangatlong booby na mask booby, which is the only pair that is known to be breeding in the Philippines. So inaalagaan natin yun ngayon. And then we have 2 kinds of terns, the great crested tern and the sooty tern. Meron pa tayong 2 nadis, isa nakatira sa trees, which is the black nadi, and the other one is the brown nadi. For the longest time, kasi we had the 6 breeding species, and just recently, as late as October of last year, we observed that the mask boobies are beginning to lay eggs and, you know, nagbe-breed na rin sila sa Tubbataha. So that's the happy news for us. Well-adapted ang seabirds sa marine environment, meron silang specialized waterproof feathers na tumutulong din sa kanila para lumutang sa dagat. Most of the seabirds are good swimmers. At alam niyo ba na ang seabirds ay may salt glands? Dahil dito, kaya nilang uminom ng tubig dagat nang hindi na dehydrate dahil nailalabas nila ang excessive salt mula sa dagat. Mayroong 346 species ang seabirds. But according to studies, 28% ito ay globally threatened, 17% ay critically endangered, at nearly 50% ng seabird species ay nakararanas ng high population loss. The one that we have that is most important is the black nadi. It's a subspecies of the black nadi, but it's only found in the Sulu Sea. Sa buong mundo, walang nadi na yan, nasa Sulu Sea lang. At sa buong Sulu Sea, wala na yung nadi na yan, nasa Bird Islet na lang siya, at saka sa South Islet, maliliit na islets sa gitna ng dagat, di ba? We are tasked with taking care of this species that's internationally protected. Pag nawala po, yung nakakahiya ang Pilipinas, di ba? Kasi technically, nangako tayo sa buong mundo, we're going to take care of this bird because it's only found here. And so we cannot fail. Alam mo, worldwide, yung commercial fishing,
is one of the major threats to seabirds. Ganyan din sa atin. Overfishing is also a threat because alam naman natin na yung seabirds can only feed on small fish, di ba? Pag nag-overfishing tayo, we fish even the smaller fish, so nawawalan din sila ng pagkain. And then another threat is invasive species. Alam mo, ganyan ang story ng seabirds sa buong mundo. Sa Pilipinas, ganyan din. Yung malalayong islets and islands, doon sila tumitira. Those are oceanic islets. Usually, when people occupy those islets, may dala silang daga, may dala silang pusa, di ba? And so, all the birds are affected. The ground breeding species, kinakain yung eggs nila ng rats and cats. And then tree breeding, umaakyat din yung cats sa trees eh. So, those are the major issues that seabirds face in the world. Sa Tubbataha, sa atin yung wala tayong cats and rats kasi talagang ingat na ingat tayo dyan. Pero problema natin yung impacts ng fishing, marine debris na dumadami ng dumadami. At minsan nakikita mo siguro sa ibang mga posts yung mga birds na nasasakal ng plastic cups, mga nasasakal ng mga, you know, discarded plastic waste, ganyan. So marami kami na papansin na ganyan. In 2016, the vegetation began to go down and finally na-disappear na ngayon. So nagka-problema tayo kasi yung tree breeding species, wala na siyang matirahan. We are responding to that in many different approaches. See, I finally opened up my eyes. Nawala na yung trees. So, nag-reforest kami, nag-nursery kami ng beech forest trees para ilagay doon. Meanwhile, kailangan pa rin ng tirahan ng mga tree breeding species. So, gumawa kami ng mga, we call them bird apartments para kung saan sila pwedeng mag-breed. And so, we also provide nesting materials. Kulang na lang mangitlog kami para sa kanila. But you know, we try to cover all the stops and provide the best that we can para ma-protect yung species. We hope that when these trees are all grown, the population of our nesting, pre-nesting seabirds will regenerate. For the last, 15 years? Minomonitor namin yung population. It's important to know kasi seabirds are biological indicators of the health of the ocean. Yun ang function nila sa ecosystem. If our seabirds are gone, that means wala na siguro silang makain doon, so aalis sila. For more amazing underwater videos, just subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to like, share, and comment down what you appreciate about the marine creatures, and be updated with our latest videos by hitting the notification bell.